Tingin mo sabi ni Boy Pinger, oh, kaya dito, kitang-kita mo, ha, sila inutusan ng China. Sila'y dinidiktahan na ng China para hindi mahalatang ipinagtatanggol nila ang China, ha? Isinusubo tayo sa kuano, sa panganib. Sila naglagay sa atin sa panganib, eh. Di ba? Mga kaibigan, eh. Akalain mo bigla kang ikumpormiso sa incheck. Ha? Ang ekonomiya mo, oh, patatakbuhin ng incheck, oh. Lahat ng negosyo rito. Oh, aantayin niyo 'yun na mangyari 'yun bago niyo sabihin hindi kami papayag. Ha? Na lapastanganin ang ating mga ating mga teritoryo, ang ating soberenya, mga kaibigan. Kailan niyo sasabihin 'yan? Pag nandito na sila. Pag ganap na hawak na nila lahat. Tingnan mo 'tong mga leader natin. Treason ito, eh. Mga kaibigan, sabi niya, oh, I don't insist China. Say only what we want to hear about the arbitral award. Eh, paano? It's the other way around. Diba? Yung China nagdidikta sa inyo. Hindi kayo ang nagdidikta sa China kung ano gusto ninyo marinig. Dahil yung China ang nagdidikta sa inyo kung ano gusto nilang marinig. Kasi nga po, di ba sinasabi ko, yung Chinese Embassy dito sa Pilipinas, nagsalita yan, eh. Nung isang beses, eh. Binastos ang Pilipinas, eh. Na yung pong kwan, hindi raw siya, sabi nitong ano, nung ambassador na gago rito ng China, hindi raw sila komporme doon sa paninindigan ng Pilipinas, ha? Tungkol doon sa ating mga teritoryo, ha? Mga kaibigan, na atin yon, hindi raw sila komporme doon sa desisyon. Sipi mo, dito mo sasabihin sa Pilipinas yun? Eh, di ba? Dapat yun, eh. Kita ninyo sa Malaysia, pinatawag ka agad yung ambassador, di ba? Natin, pinatatawag ka agad ng Malaysian government para magpaliwanag. Kasi may diploma, merong diplomatic protocol yan na dapat kang susundin. Oh, mga kaibigan. Tapos sabi pa ni Luxin, it is free to say what it wants while we say and do what needs doing. Oh, that holds for Sabah. Asipin mo, sinisingle out lang yung Sabah. Sa Makatrade, ang kanyang diplomatic protocol eh para lang sa China. Yun ang ibig sabihin niyan. Ang iginagalang lang nilang diplomacy ay yung sa China. At wala silang kinikilalang diplomacy. Di ba ang hambog nito? Nangungutang ka lang, eh. Ipinangungutang lang ninyo Pilipinas, eh. Ganyan ka magsalita. Wala na, ha? Sana kung di ka nangungutang, ha? Yung administration, hindi nangungutang, okay lang yan, eh. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Yun ang magagawa nating mga Pilipino. Magsalita na kayo ngayon hanggang may panahon pa tayo. Kasi kung mananahimik lang kayo, hindi nyo alam ang ibubungan yan. Nakahanda na yung mga parusang gagawin sa mga Pilipino. Yung mga batas na magpapataw ng mga parusa sa mga Pilipino. Gaya o nakapattern doon sa gusto, isa mga iginigit nilang batas sa Hong Kong.
Kasi yun ang batas sa komunistang bansang China. Mga kaibigan. Oh, bakuna, oh. Pinagmamalaki pa sa atin. At saka ano, hindi ko malaman kung gusto maging propeta nitong si Presidente Duterte, maging manghuhula, maging nagpapanggap na eksperto. Eh siguro, yun ang pangako sa kanila ng China. By December, wala na yung COVID. Meron ng bakuna. At yun naman ang iniintay nila eh. Doon lang sila yata makapagpapakita na may magagawa sila. Eh pero, questionable po, mga kaibigan, yung bakunang yun. Ha? Hindi pa ho nasusubok yan eh. Sana ang sinabi ni Presidente Duterte na gawin niyang priority yung sarili nila, pamilya nila. Silang mga nasa gobyerno ang sumubok muna niyan. Ngayon, pag nabuhay sila, mga kaibigan, ha, after 1 year or 2 years, aba, tsaka na tayo magpabakuna. Alam niyo kung bakit? Meron akong mga napapanood, ha, na video. News ang presentation eh. Na may kasamang konting investigative na pamamahayag. Merong mga bakuna sa China na sinubok sa mga bata. Ang mga bata naging gulay, mga kaibigan, at yung iba namatay. Ngayon, dahil sa nangyari sa isang magulang, nangyari sa anak niya, na pinilit, ginawang compulsory. Sipin mo, gagawin compulsory yung bakuna, mga kaibigan, na hindi pa proven kung ano magiging epekto sa isang tao. Ha? Katulad yung dengbaksya, di ba? O, asa na yun? Sino nag-cover up? Di sila rin. Mga kaibigan, hindi ho ba? Kaya si Garin, kakampi na nila ngayon eh. Wala nang kasalanan si Garin. Dati, eh, linti kung pagmumurahin ng mga, ano yan, Dutertanings, di ba? Kung idiin si Garin eh, kasi siya ang naging kalihim nung nakaraang administrasyon nung gamitin yung dengbaksya. Pero ipinwera nila, hindi nila binabas si Obial. Samantalang yun ang pumalit kay Garin na ipinagpatuloy din yung dengbaksya. Ngayon, dun sa napanood kong video, dahil sa nangyari sa mga anak nila, merong isang nanay na nagprotesta dahil sa sinapit ng anak niya. Mga kaibigan, naging inutil yung kanyang anak, naging gulay yung anak niya. At eventually, mamamatay yun. Nagprotesta at sumama yung ilang mga magulang na ganun din ang sinapit, kundi namatay. Eh, grabe ang nangyari sa kanilang anak. Dahil sa bakuna ng China. Alam niyo ginawa ng China government? Bawal magproteste. Parang horror bill. Ha? Ikinulong ng 8 buwan yung nanay. Isipin mo yun. Tinurukan na ng bakuna yung anak. Naging gulay na. Pero hindi ko alam kailan pa yung video na yun eh. Mga kaibigan eh. Sigurado ako hindi ngayon yun. Nakaraan pa yun. Oh. Eh dapat kasi yung mga bakuna, matagal mo nang ano yan eh. Ini-experimento yan eh. Para malaman mo, lalo na kung China. Hindi ba? Eh lahat dyan eh, pati lason, ginagamit niya mga yan eh. Oh, di ba? Kung saan-saan. Lahat ng nakakapamuksa sa sangkatauhan, ginagamit ng China eh.
para puksain ang sangkatauhan eh. Tsaka yung China, walang pakundangan yan. Kahit sa mamamayan nila, ginagawa nilang guinea pig yung mamamayan nila, mga kaibigan. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Alam niyo, wala tayong leader. Walang mangunang leader para sa laban sa China. Hindi natin alam kung sino kinatatakutan nila, mga kaibigan. E bansa natin itong nanganganib, mga kaibigan. E kung mga tunay na leader yan, ang mga birada nila eh, kay Duque. Alam niyo ang problema natin sa lahat, suma total ng problema ng Pilipinas ngayon, rule of law at yung propriety, mga kaibigan. Lahat ho, yung propriety, siran-sira eh. Di ho ba, mga kaibigan? Siran-sira ang propriety, lalo na ang rule of law. Lahat ng maling nangyayari, lahat po yan eh. Ang bagsak niyan, rule of law eh. Yun ang wala na tayo. Wala ng rule of law. Kung ano yung gustong maging batas, yun na lang ang nasusunod. Yung interpretasyon nila sa batas ang gusto nilang masunod, hindi yung dapat na maging pangunawa sa batas. Yun ang nangyayari. Eh, tayo ho eh, we are on our own, sabi nga natin. Sapagkat una, inamin na ho eh, na inutil sa China, sapagkat doon makikita na ninyo. Sabi nga eh, reading between the lines. At inuulit natin, dapat nating maipakita sa mga bansa, hindi lang sa China, kung hindi pati sa mga bansang nagmamalasakit sa ating soberenya, sa ating interes, mga kaibigan, eh dapat din nating iparating sa kanila ang maliwanag na mensahe na kung anuman ang mga pakana ng China sa pamamagitan ng mga taksil, yung mga traidor sa bansa, sa ating saligang batas, na mga nasa pamahalaan, mga kaibigan, eh hindi yun ang kagustuhan ng mga mamamayan. Dapat nating ipakita at iparating na maliwanag ang mensahe sa mga kaalyado man o hindi nating kaalyadong bansa, kung ano man ang mga hakbang na ginagawa ngayon pabor sa interes ng China, ng ating nasa pamahalaan, eh hindi yun ang kagustuhan ng mamamayan. Dapat maging maliwanag yun. Sapagkat, katulad niyan, sinisira na nila ang relasyon ng bansa natin sa ibang bansa. Katulad yun sa Malaysia, na yung usapin na ginagamit ni Loxin, yun, mga kaibigan, ay dikta yun ng bansang China para sirain ang relasyon natin sa kanila. Siyempre, ang Malaysia ay kasama sa mga bansa na sumusuporta sa ating kasarinlan, kumikilala sa desisyon pabor sa ating kasarinlan, mga kaibigan. Di ho ba? At ang Malaysia, meron ding mga teritoryo yan na inaangkin. Dito ho eh, hindi, eh yan ang paraan nila. Sabi ko nga sa inyo, yan din yung paraan ginagamit sa ating mga Pilipino. Divide and rule. Divide and conquer. Mga kaibigan,
Kaya tayo hinahati tayo palagi. At palagi gustong may pag-uusapan na maghahati sa ating bansa. Katulad yung issue ng Malaysia. Kaya tayo, pagka tayo po ay nagpatangay diyan sa mga issue na yan, ang tangi lamang nating gagawin ay yung nga pong sinasabi natin, dapat na makarating ang mensahe na yan na hindi nagre-reflect ang ginagawa ng gobyerno, ha, sa kagustuhan ng mamamayang Pilipino. Oh, hindi 'yun tumutugma sa kagustuhan ng mga Pilipino. Ha? Paano makakarating 'yung mensahe na 'yon? Kailangan nating magsalita. Manindigan. Ang problema natin, wala tayong leader. Kaya tayo lang mismo ang pwedeng makagawa niyan. Ha? Mas marami tayo, naniniwala ako. Kukonti na lang yung mga ugok. Ha? Yung mga Duterte nings, kukonti lang yan eh. Times 200 ang isa niyan eh. Pag nakakita kayo ng 200 na comments galing sa kanila, isang tao lang yun. Ayun ang katumbas nun. Kasi dun sila binabayaran. Bawat isa kailangan hindi bababa sa 200 ang account na ginagamit sa FB para sila bayaran. O, paano silang babayaran kung di sila 200? Si Mabel T. Gaskell. O, si ano? Karamihan daw kanina, mga troll. Totoo ba yun? Si Willie De La Cruz. Siguro, hindi natin malaman eh. Si Nancy Jen Nevalga Solomon ay binabati natin. Tito Kabangon. Pati rilus ko, wala na. Kanina, may rilus pa ako eh. Totoo niya, nakaubad na ako eh. Kala ko, hindi na tayo makakabalik eh. Jocelyn Dimajiba. Si ang ating veteran broadcaster na si kaibigan nating Tony Salaw, mga kaibigan. Napakagaling niya. Nung araw, nandun ako sa Bureau Broadcast sa PBS, yung Radyo ng Bayan. Nandun ako sa RM eh. Diyan ako nagpo-programa. Alam niyo, pamagat ng programa ko, 2x2, mga kaibigan. Dekada 90 ito. At yan si Tony Salaw ang gumagawa ng aking mga yung mga stinger. Dahil mabait sa akin yan eh. Tony Salaw, mga kaibigan. Sila ang original ng Radyo ng Bayan nung mag-take over ang administrasyon ni President Cory Aquino, mga kaibigan. Siya gumagawa nung ano ko, dahil maganda boses niya ni. Si Hill Lapid watching from San Francisco, California. Hubert Ivan Pang. Sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. At para po sa tinawag na gago ni Presidente Duterte, binabati natin ng magandang yumaga Hari Rockwell. Oh,